pagtakbuhan. At hiyawang. Wait, guys, okay. Kahapon, yanig ng magnitude 6.1 na lindol ang ilang probinsya ng Luzon. Sa Castillejo, Zambales ang epicenter nito. Ang probinsya ng Pampanga ang isa sa mga pinakanapinsala ng lindol. Ang ilan sa mga gusali rito, gumuho. Kabilang na ang 4 na palapag na supermarket sa Porac, Pampanga, kung saan natrap ang ilang mga mamimili at empleyado ng gusali. Kasalukuyan pa rin sinasagaw ang rescue and retrieval operation dito. Kanina, nagtungo ang aming team sa Pampanga. Pag-uwi ko, yung pamilya ko, ganun na po yung inaabutan ko sa bahay. Nagkahiwa-hiwalay na po sila. Tapos yung asawa ko po, yung ina po ng bata, hindi na po kaya buhatin yung kalahating katawan po, yung ina niya. Lahat po ng mga gamit namin po sa bahay, wala na akong natira. Kuwento rin ng isa sa mga nakaligtas ang nakapangingilabot na karanasan. Yung una pong pagyanig, na ano na po yung mga simento agad. Nag-collapse na po, tapos trinay ko po tumakbo. Dahil po malapit kami sa entrance, yun yung alam ko na pwede ko labasan. Inuna ko yung paa ko, tapos po yun, bumagsak po sa taas ng tuhod ko. Yung second floor niya, yung ganyang kakapal na simento, bumagsak sa ulo ko, kaya nabasag po yung ulo ko. Nagdilim po yung paningin ko. Nakaupo po ako na nakayuko na ganyan, tumutulog po yung dugo sa ano, punong-puno na po ng dugo. Po, pero matagal po ako naghintay. 2 oras na higit na nakaipit po yung paa ko. Kaya doon na po pinutol yung paa ko, sinabi ng doktor. Igan, narito ang ilang safety tips sakaling maabutan ng lindol sa loob ng gusali. Pag nagkaroon po ng lindol, huwag po kayong tumayo. Kayo ay mag-duck, cover and hold. Mahalagang makalabas agad ng gusali matapos ang pagyanig. After the shaking, doon kayo dapat lumabas. At lumabas kayo ng mahinahon, huwag po kayong magpanik. Tandaan na mas delikadong aftershocks kumpara sa unang pagyanig. Igan, dapat kung gaano kataas ang gusali, ganon din dapat kalayo ang distansya mo mula rito. Sakali namang matrap sa loob ng gumuhong gusali, gaya ng nangyari sa isang supermarket sa Pampanga, darito maaaring gawin habang naghihintay ng rescue unit. Suriin kung may natamong pinsala sa katawan. Humanap ng bagay na maaaring makalikha ng tunog upang humingi ng tulong. Upang maiwasang makalanghap ng alikabok, takpan ang ilong at bibig gamit ang anumang malinis na tela. Sa ganito mga kalamidad, tandaan din ang tinatawag na 4Ps. Igan, sa ngayon wala pang teknolohiyang kaya magsabi kung kailan magaganap ang isang lindol. Kaya naman sapat na paghahanda at kaalaman ang kailangan.